yun. Isang magandang umaga na naman mga ka-frogman, aking mga kumpare-kumari dyan at mga katropa sa mga pag-aso. Shout out sa inyong lahat. Ang topic natin for today is kung ano daw po ang trabaho ng shooter. O ano nga daw po yung shooter. Yun po, may nagmensahe po sa akin kung ano nga daw po yun. Ano po daw ibig sabihin nun at ano po daw ang purpose ng pagiging shooter. At ano daw yung shooter. Yun po, explain natin sa madaling paraan na maiintindihan nyo. Ganito po yun. Ang trabaho po ng shooter, siya po yung mag-assist ng ari ng lalaki para ipasok niya doon sa ari ng babae. Parang siya yung taga-shoot. Yun yung trabaho ng shooter. Siya yung mag-assist para mabilis na ma-shoot nung lalaking aso yung kanyang ari doon sa ano ari ng babae para mag-lock. Ayun po. Kasi may mga cases na rin po na na-experience ko. True experience ko po bilang mag-aaso, bilang ang trabaho ko ay groomer at stud service ng aso, yung nagpapakasta o nagpapatakal. Ganun po. May mga dam po kasi o asong babae na kahit hit na sila, mga ka-frogman, ayaw talaga pasampahan. Ayun, yung talagang minsan may aggressive, minsan may sobrang gulo. Kahit hit na hit na yan, kahit 9 days niya o 10 days, depend 10 days niya na talagang pagka tinatapik mo yung ari niya doon sa ano sa baba, wini-wiggle-wiggle niya. Yun yung sign. Pero pag nakakita na siya ng lalaking aso na pag-stud session na, ayaw niya magpa-stud. Kaya yun yung tinatawag na ano, kailangan na po nyo ng shooter kasi hindi po pare-parehas ng dam o babaeng aso na gustong magpa-stud sa lalaking aso. Ganun po yun. True experience ko po yan. Yun. May mga babaeng aso naman na kahit hindi kailangan ng shooter, basta magaling yung lalaking aso mo o yung sire na sumampa at marunong, hindi na talaga kailangan ng shooter yun. Yun yung pagkakaiba. Meron naman yung babaeng aso na kahit hit na siya at gustong gusto niya na magpa-stud, pero pag nakakita yan ng kapwa niya aso na iisa din na siya, ayaw niya. Doon na pumapasok si shooter para ma-shoot na yung ari niya doon sa babae para mag-lock. Pero minsan naman, pagkamaliit talaga ang ari ng babae, experience ko na rin yan, hindi talaga maglalock yan. Ang gagawin ng shooter, iha-handlock na yan. Handlock yun. Hahawakan niya hanggang sa matapos magbuga ng sperm yung lalaki doon sa loob ng dam. Yun, hinahawakan niya yan. Yan, trabaho niya yan eh. Hahawakan niya ng mabuti para hindi ba mahugot kasi nga outside lock. Yun. Yung handlock naman po, mga boss, mga ka-fragman, yung handlock na tinatawag po namin is okay lang yun. Ang pagkakaiba lang, yung kanyang bola-bola nasa labas. Yun po. Yung handlock na yun. Pero, still, bumubuga yun. Basta siguraduhin nyo po na yung shooter nyo is hindi shooter-shooteran. Yung talagang ari niya is nakapasok doon sa loob ng ari ng babae o doon sa kanyang ano niya. Ayan. Pag ganyan yan, nakabuga yan, ibig sabihin, nagbubuga na yun. Pero ang pagkakaiba, yung kanyang bilog-bilog, nasa labas. Pero, still, nagbubuga yun. Basta, yung shooter, masipag, maghawak. Hanggat hindi tapos na magbuga yung lalaki, hanggat yung kanyang kwetan, nagpapump yan eh. Nakikita mo naman, mahawakan mo yan. Mararamdaman mo na nagpapump yan. Itaas mo lang yung buntot. Nung lalaki, makikita mo, nagpapump yan. Pag nagpapump yan, ibig sabihin, nagbubuga siya. Yun, parehas lang yun, yung outside tsaka inside. Yung pagkakaiba naman nung lock talaga is yung kanyang bola-bola nasa loob. Yun po, nasa loob siya, nakapasok siya lahat. Kaya yun yung hindi nahawakan ng shooter. Dahil yung tinatawag na lock and load, nakalock siya. Yun yung mga boss, yun yung trabaho ng shooter. Po natin, meron din naman po yung artificial insemination. Yung tinatawag na para hindi may stress na daw yung babae, pwede naman yung ginagawa po namin yun. Depende po yan sa kliyente o sa nagmamayari ng asong babae. Siya yung magre-request. Yun. Yung magiging ano niya ako. Dadakunin lang, kukunin yung sperm ng babae, tapos doon i-inject doon sa, yung sperm nung lalaki. Ilalagay sa plastic. Kung kumbaga parang baboy ba? Ayun. Meron naman yung syringe na ginagamit doon. Tapos tutusok na doon. Tapos yung pagtutusok po doon, hindi ho yun basta-basta yung ibang, hindi ko naman nilalat kung ano yun, basta sa akin. Yung shooter ko si Mark Sinacruz Fernandez, shoutout para sa akin kumpare. Pag nag-artificial yun,
pagkakuha ng sperm, tinutusok na. Pagkatusok niya, hindi yung basta itinusok lang. Hindi niya basta-basta iiwanan yan. Tataas pa niya yan. Tatagalin niya. Hindi ko alam kung 10 minutes to 15 minutes na nakataas. Hindi kasi ako nagbibilang pag nag-artificial kami. At madalang na rin namin kasing ginagawang artificial. More on luck na lang po kami ngayon. Pero depende pa rin yan sa request ng inyong request nyo na mga client namin na mag-aaso. Yun kung gusto nyo po yun. Ngayon naman po, kung itatanong nyo po kung magkano ba ang bayad sa shooter. Ah, ganito po yan. Ang shooter po ay hindi po pare-pare sila ng singil. At hindi rin naman po pare-pare sa quality ng kanilang trabaho. Ah, makikita nyo naman po yan kung ano yung kanilang trabaho. Ngayon, ang shooter po, kunwari large breed ka, yung shooter mo, taga Mangaldan. Oh, yan. Taga mga Tarum ka. Ngayon, minsan po, depende na sa kanila kung sisingilin kanila ng 500 o mag-a-additional gas ka. Kasi dito po, yung aking kumpari ho, na si Mark Sinacros Fernandez, nagre-range siya ng 500 sa large breed. Sa small breed naman, nasa 400 ata o 300 o 350. Hindi ko alam, hindi ako magpapaano ng, hindi na ako nagpapalit sa kanila small breed. Ayun, depende po yan sa shooter kung magkano po yung sisingilin niya o kung magkano. Kasi po, ang trabaho po ng shooter ay hindi po yan basta-basta. Kaya sana maintindihan nyo, lahat po ng shooter dito sa Pangasinan, skills po yan, talent po yan, trabaho po nila yan. Hindi naman po basta-basta pag shinot nila, kala nyo po napakadali ng trabaho. Hindi po, napakahirap po ang trabaho ng shooter kung alam nyo lang po. Hindi po yan ganun kadali. Pag nag-shoot sila, kala nyo pagka-shinot nila, ayos na, okay na. Hindi po, skills po yung binabayaran nyo doon, talent po, yun po. Kasi naman po, pagka nag-take po yung babaeng aso nyo, 8 times 10 naman po ang balik. Depende na lang po yan sa breeder kung magkano niya talaga ibebenta yung kanyang tupa. Ngayon po, bigyan kita ng sample. Ganito, sa Golden Retriever. Oh, okay, sa Golden Retriever, nanganak. 10 yung anak ha. Ngayon, yung 10 anak, stud fee ang binayaran mo ha. Ganito, ang stud fee na binayaran mo, sige, nasa 7,000 o 8,000 o 6,000. Kaya 6,000 na kamo. Hanggang sa kanyang panganganak na, hanggang 2 months na panganganak, kaya hindi niya naman siguro ubusin niya ang tatlong sako sa isang dalawang buwan. Depende na yan kung ano. O sabihin mo na, gumastos ka ng 10,000. Kung namuhunan ka na, sige, 15,000. 15,000 hanggang sa kanyang panganganak. O hanggang sa pag-aalaga mo na, sabihin mo na, nakagastos ka ng 30. O sige, para malinis. 2 months na pagbubuntis, 2 months na magpapakain doon sa mga papi mo hanggang sa vaccine na, 15,000. Yun yung 15,000. Nanak siya ng 10. Nanak siya ng 10, namuunan ka ng 30,000. Ibebenta mo siya ngayon na, sabi mo na, sige, pinakamababa para mabilisan, 10,000 isa. Pwede may 100,000 ka. Namuunan ka ng 30,000. 2 months ka nag-alaga, di ba, may 70,000 ka. Pinakamababa yun. Paano pa kaya kung ibebenta mo ng 15,000 each? Di ba? 15,000 each. Parang dalawa lang. Yan na yung dalawang, makabenta ka lang ng dalawang tuta. 8 aso na. Ang ebebenta mo ng 15,000. 8 na tuta ng 15,000. Magkano na yan? Diba? Napakalaki. Ganun po yun. Kaya po, huwag nyo pong babaratin yung mga shooter na yan. Dahil ang shooter dito sa atin at sa Pangasinan, lahat sila magagaling. Wala namang, depende na lang sa kanila yan. Iba-iba kasi yung kanilang ugali kung paano sila mag-shoot, paano yung trabaho nila. Ayun po. Yun po, mga ka-fragman, sana po naintindihan nyo kung ano po ang ibig sabihin ng shooter. Ayan po, alam nyo na po ba kung ano po? Ayun, uulitin ko ulit. Kung para, baka hindi mo talaga na-gets. May mga babaeng aso na ayaw magpa-stud kahit hit na. May mga lalaking aso naman na hindi marunong mag-shoot, kaya kailangan ng shooter pa rin. Opo, ganun po yun. Hindi po parang aspin po yung mga aso na may breed na kahit ilang sampa, paulit-ulit na sasampahan nila. Ayun, ang aso kasi natin na mga ano, may mga lahi, yan po, pag 3, 5, 6 na hindi nila na-shoot, ayaw na yan. Pagod na. Siyempre, kung gusto mo ng quality sperm, kumuha ka na ng shooter para ma-shoot agad. Siyempre, para hindi mapagod at hindi ma-stress yung aso mong babae at yung asong lalaki. Ganun po yun. Ayun po, maraming salamat po mga ka-fragman. Sana po naintindihan nyo kung ano po ang trabaho ng shooter sa dog breeding.
Ayun, shout out sa lahat na mag-aaso dito sa Pangasinan. I love you all. Mwah!